May sagot na nga agad ang team ng Los Angeles Lakers matapos nga nang naging payag ni LeBron James kahapon sa kanyang post-game interview, kung saan nga ay parang nagreklamo nga siya sa kanyang sitwasyon ngayon sa team ng Lakers. Pero bago nga yan ay eto muna ang Brooklyn Nets pag-usapan ng nating mabilisan. Dahil matapos nga ng kanilang hindi magandang start ay ngayon ay number 2 na sila sa Eastern Conference with a 23-12 record. 10 game winning streak sila mga idol at ang kanilang last 10 games 10-0. Of course, grabe nga mga idol ang istorya ng Brooklyn, parang mala Boston Celtics last season. Kaba alam naman natin ang nangyari sa Boston na hindi magandang start pero at the end umabot pa sa NBA Finals. So baka ganun din ang makita natin sa Brooklyn mga idol ngayong season na tumabot sila sa finals. At alam nyo ba ang dahilan kung bakit sila umaangat na ay dahil ang kanilang effective field goal percentage ay grabe nga. Sila ang number 1 sa NBA, 58%, sumunod lamang ang Nuggets na 57%. Ang kanilang offensive rating ay pang number 4 sa buong NBA at ang kanilang defensive rating ay pang number 10 nga. So one of the top teams sa lahat ng kategori. Ito nga ang team ng Brooklyn kaya sila nakapag-transform. Sila ngayon ay isa na talagang contender this season. At ngayon nga pag-usapan na natin. Ito nga ang naging sagot ng Lakers sa naging payag ni LeBron kahapon. Well, kung hindi nyo pa alam ang nangyari, quick recap muna tayo. Si LeBron James kasi ay parang nagre-reklamo at nagpaparinig na sa Lakers. Sabi niya nga na ayaw niya nga daw ng ganitong sitwasyon niya ngayon sa team ng Lakers na sila'y natatalo. Gusto niya daw tapusin ang kanyang karir na siya'y nagko-compete for an NBA title, for an NBA championship. At matapos nga niya ng mga idol, ngayong araw ay na-report patungkol sa team ng Los Angeles Lakers na nagkaroon nga daw ng conversation itong Lakers organization. At sinabi, meron daw silang serious consideration given to riding out the season without making a major deal if they can't find one that would make the team a realistic contender. In short, kinokonsidera nga ng Lakers na wala na silang trade ngayong season. Ibig sabihin, parang itatapon na nila ito mga idol dahil wala naman sila ngayon sa play-in tournament at wala rin naman sila sa playoff race. So para bang sumuko na itong team ng Lakers na kung hindi nga daw sila makahanap ng deal ng isang trade na makapagbibigay sa kanila ng chance na maging contender sa NBA, ay parang hahayaan na lang nila itong si LeBron James na matalo. Hahayaan na lang nila na masayang na naman ang isang season kung saan itong si LeBron ay naglalaro still at a high level. Last 8 games niya mga idol ay halos 30 plus points ang kanyang ina-average pero sayang yon dahil wala namang resulta, hindi na nanalo. So yan nga mga idol ang kinaiinis ng maraming Lakers fan. Sinasayang nga daw yung mga huling taon ni LeBron James sa NBA. Imbis nga daw na itong si LeBron ay nagre-ready para mag-compete sa kanyang 5th NBA title, ngayon nga daw ay kumakayod para lang pumasok sa play-in tournament. Kaya naman mga idol, ngayon ay sobrang disappointed ng mga Lakers fans at binabalikan nila ang mga balita dati patungkol dito kay Rob Pelinka sa Lakers. Dati nga mga idol ay nabalita na kaya daw pala nag-sign itong si LeBron James ng 2-year extension pa sa Lakers ay pinangakuan siya na talagang gagawin ng Lakers organization ng lahat para mabigyan siya ng chance na muling makapagkampyon. Pero itong ngayong ginagawa nila mga idol ay malayong malayo sa kanilang ipinangako. Sabi nga daw na bibigay nga daw kahit picks, yung kanilang picks ngayon, mabigyan lang si LeBron James ng chance na makapag-champion muli. Pero so far ay hindi nga ito natutupad. So parang niloko lang nila si LeBron James. Dahil ayaw nila ng trade ay hahayaan na lang nila itong si LeBron James na manatili nga sa ganitong klaseng team. Sa isang team nga na hirap manalo.